ay rated SPG. Strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good afternoon. At ngayon ay punta naman tayo sa ating palabas sa ang dalawang ikaw. But before that, please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. Without further ado, let's start. So dito guys ay si Mia ay pumunta doon kay Nelson or kay Tyler dahil ipinakita sa kanya yung DNA test result na kanyang ginawa tsaka yung kanilang pictures sa kanilang kasal noon. So, ayun na nga at nakinig naman itong si Tyler. Tapos, kinonvince din nitong si Mia, itong si Tyler dahil gusto niya na ipa-check up nga itong si Tyler doon sa doktor. Tapos, nakinig din naman siya, pumayag naman siya sa gusto ni Mia. Para daw, mawala na daw ng kalituhan sa kanyang isip. And then, pagkatapos na nag-usap sila ni Mia at saka ni Tyler, ay pumunta na si Tyler doon sa kanyang girlfriend na si Beatrice. At syempre, si Beatrice ay nagalit dahil nga bakit daw siya pumayag sa gusto ni Mia. Tapos sabi nga ni Tyler ay gusto niya na maliwanagan daw yung kanyang isip para hindi na daw siya naguguluhan kung ano talaga yung totoo, si Nestor ba talaga siya or ganyan. So kaya, dahil nga na nagalit din itong si Beatrice, nasigawan niya itong si Beatrice. Tapos yun nga, naglasing itong si Beatrice dahil baka maagaw nga ni Mia itong kanyang boyfriend na si Tyler. Tapos, ito namang si Tyler ay pumunta sa isang lugar at hindi siya tumawag doon sa kanyang girlfriend na si Beatrice at sinabi ng kanyang kaibigan na baka daw bumalik na kay Mia, nagiging Nestor na kaya hindi ito nagparamdam or hindi sumasagot sa kanyang tawag. At ito naman si Tyler ay nandoon lang sa isang kotse at tinignan niya yung picture ni Beatrice na silang dalawa at saka picture naman ni Nelson at saka ni Mia. So yun nga, parang kumuha siya ng baril at hindi niya maintindihan kung ano yung kanyang gagawin. Parang ipaputok niya or iganyan sa kanyang ulo. Kaya na nalilito talaga itong si Tyler. So, yung ginawa niya ay pinunit niya yung mga pictures. And then, ito namang si Mia ay parang nag-celebrate na sila, parang nagkasaya na sila dahil parang makukuha na niya itong si Nestor. Tapos, nandun din yung kanyang kaibigan at saka yung kanyang kapatid. So, nagtagay din sila dito. And then, si Beatrice naman ay nalasing dahil natakot na nga, baka hindi na bumalik sa kanya si Tyler. Tapos, parang nagwawala na at lasing na nga, nasusuka na nga siya. Tapos, humiga na din sa sahig. And then, merong tumawag kay Mia. So, yung tumawag kay Mia ay yung kaibigan ni Beatrice dahil ayaw nga ni Beatrice na parang naniwala kasi yung kaibigan ni Mia na totoo yung sinabi kaibigan ni Beatrice na totoo yung sinasabi ni Mia kaya tinawagan niya ito na ikasal sila doon sa lugar na iyon sa huwes. So dali-daling pumunta itong nagantay kasi si Mia doon sa sa doctor at tinawag na yung pangalan niya kaya lang wala pa nga si Tyler. So hindi nakarating dahil ikinasal pala sila. So yun na nga at dali-dali siyang pumunta doon at nakaabot naman siya sa kasal nila ni Tyler at saka ni Beatrice at nagulo yung kanilang kasal dahil sa pagdating ni Mia. At yun nga yung kanyang kaibigan, so pinaalis na nga itong si Mia. So niyakap naman ni Tyler itong si Beatrice dahil nga umiyak na nga ito. Tapos itong kaibigan naman ni Beatrice ay pumunta doon kina Mia, sinabi niya dito na naniwala nga daw siya at sinabi niya dito na parang sa tingin daw niya ito daw si Tyler ay meron daw sakit na split personality.
So, pag magiging Tyler itong si Tyler, ay hindi niya malalanas siya yung naging Nestor. So, kaya yun ang sinabi niya dito kay Mia. So, bukas guys, abangan natin ang susunod na kabanata upang malaman natin kung ano ba talaga ang sakit nitong si Tyler o kung totoo ba talaga na si Tyler at si Nelson ay iisa. So, yun lang guys ang ating episode for today at sana bukas abangan natin ang susunod na kabanata. And that's all guys. Thank you!